Good morning mga ka-Oragon. Ngayon, ang tutorial po natin, gagawin na natin yung mga nagre-request na paano gumawa ng pamusit na pang umaga. Ayan. Meron tayo ngayon plover, yung original na plover. Yan na lang yung natira. Kaya yan na lang yung ano natin sa sample, yung porcelas. Tsaka yung stainless, yun yung stainless. Ayan, meron naman tayo ng nitro. Meron tayong dalawang balhag. Iwan ko kung anong tawag sa inyo yan. Meron tayong vice grip. Yan. Meron tayong alpaka. Ay, hindi. Liya pala. Sorry, mali. Number 120. Tsaka kuchilyo. Yan, importante yan. Tsaka mayroon tayong uberisin. Kung wala kayong uberisin, meron naman tayong epoxy. Ayan, simulan na natin. Tsaka meron pala tayong pintura. Yan yung mga gamitin natin na pantarialis. Tsaka meron tayong nylon na number 200. Ragon, ano, bago pala natin liitan masyado yung pitan, yung lalagyan natin ng talim, kailangan natin butasin muna kasi dyan natin itutusok yung number 200 na nylon para makapag-adjust tayo sa pagbabawas ng gagawin natin na pitan. Kailangan kasi liitan yan kasi dyan sila kakagat, dyan tatama yung galamay nila. Thank you.
Sana makuha nyo itong mga kauragon, itong paano gumawa ng pamusit para naman makagawa din kayo dyan sa inyo para matuto kayo. Tsaka abang-abangan nyo yung paano yung pagtimpla, kung paano yung panggawa ng pangumaga. Kasi yung kailangan yung pamusit natin pag pangumaga, kailangan maliit lang. Dito naman natin ilalagay yung tinga tsaka yung tatalian natin sa dulo. Ito yung lalagyan natin ng tamsi. Ito pala yung gagawin natin na talian sa dulo, number 12 na stainless. Puputol lang tayo ng tama sa butas. Kailangan natin ng sukatin ng maayos para maging sakto lang yung ano natin, yung bali. Kailangan natin balian para magkaroon siya ng parang butas. Doon natin itatali yung nylon natin para matibay. Kailangan gagawa tayo ng pantusok dyan sa may lalagyan ng tinga. Kailangan natin ibaon para doon siya makasabit, doon siya kakapit. Kahit malaki ang mahuli, hindi siya mabubunot basta-basta kasi nakasabit siya at kasi at napapatungan ng tingga na ilalagay natin. Ngayon magtuktok naman tayo ng tingga, isang bilog na tingga. Yan. Kailangan palaparin natin. Pero huwag naman yung lapad na lapad. Yung mga 5 cm lang. Ngayon kailangan naman natin siyang tabasan para maging square. Para maging sakto lang siya dun sa butas. Kailangan natin tabas-tabasan. Sana pala mga kauragon, kailangan masundan nyo to ng maayos, ano? Kasi marami ang materials na gagamitin nyo dito.
Ayan pala mga krabi na, no. Meron ako ditong epoxy tsaka UV resin. Ngayon ang gagamitin natin ay itong UV resin para mapabilis tayo sa ating tutorial na pagtuturo. Kasi kung yung epoxy yung gagamitin natin, baka abutin tayo ng 3 oras o 4 na oras bago tumigas yan. Kaya ito na lang muna yung UV resin. Sa mga gagawa naman o susunod, kung sakaling gagawa kayo, pwede naman epoxy kung wala kayong UV resin. Sa ngayon kasi ito lang yung gagamitin natin eh, para mabilis yung gawa natin, para mapinturahan natin agad at magamit na natin mamayang hapon. Ngayon mga koragon, gagawa naman tayo ng talim. Dito medyo mahirap-hirap to gawin kasi masyado mabusisi. Ayan, gagamitin natin na yung stainless, yung kanina, yung number 12 Seahorse Antatak. Ngayon gagawin nyo, susukat kayo ng 3.5 cm para dun sa talim. Diyan ako hihiwa sa may mesa para diyan ko lang susukatin yung putol-putol. Tandaan nyo lang yung 3.5 cm. Yan yung standard na ginagawa na talim. Yan. Huwag nyo palang iisipin na sinira ko yung mantel, ano. Dati nang sira yan, ginawa ko lang na, ano, inangat ko lang para dyan ako magawa ng pattern at ng gawa ng talim. Ayan na mga karagun, nakagawa na tayo ng 10 piraso. 10 piraso lang yung pinaka standard ko na ginagawa na talim. Tsaka yung sukat na naman is 3 cm lang. Pag 10, pwede rin siyam. Ganun. Tandaan nyo lang ng mabuti mga karagun para makuha nyo. Para rin makatulong sa inyo ang video na to. Tsaka please naman paki-subscribe naman ako. Paki-like naman and share dyan sa mga group nyo or mga friends. Malaking pasalamat na yan sa inyo tsaka tulong sa
tulong nyo naman sa akin. Ah, ito pala guys, tandaan nyo na mabuti ito, ano? Tandaan nyo yung bawat ikot nito. Kailangan bawat ikot ng tamsik pagtalit nyo ng talim ay may lock. Kailangan lalagyan nyo ng lock. Kailangan may lock siya para matibay. Mabusisi nga lang to, pero ito yung talim niya kasi na ilalagay natin doon eh. Sana masundan nyo rin to ng maayos para makatulong din sa inyo ng maayos. Ngayon ang gagawin naman natin ay iisa-isahin natin siyang tali. Bawat isa kailangan natin talian bago natin siya babaliin. Ayun mga koragon, baliin na natin to isa-isa. Kailangan dahan-dahan kasi matutusok yung ano natin, daliri ng talim natin. Ayun, naputol guys yung ano natin, yung tali mga koragon. Kailangan pagtatali ka ulit dun sa katawan, tapos lalakan mo na naman siya ulit para yung tibay hindi nagbabago. Ito palang talim natin na ginagawa is double bleed. Kailangan ang unahin yung gagawin yung talim sa pinakahulihan. Yun ang una nyong gagawin na babaliin. Kita nyo naman yung tutorial, tinatalian muna
para maging matibay bago baliin. Tapos isusunod nyo yung una. Ayun, oo, yung nasa unahan na talim. Yan yung ginagawa ko ng huli. Yan na yung sa, ito na yung sa unahan na talim. Huwag nyong gagawin yung sa unahan na yun ang una nyong babaliin, kasi masakit pa sa breakup ang mangyayari nun sa inyo. Ayun, mag-ano na tayo, magpa-final na. Papainalan na natin yung paggawa natin ng talim. Ito na yung design na nalalabas pag nabalik na natin yung final. Ayan, sa wakas mga karago, natapos na rin. Ayan na yung ano natin, finished product natin na talim. Ayan na yung design. Puputulan na natin siya para maitusok na natin dun sa ginawa natin na pamusit. O diba? Ayos na mga karago. Ayan na yung pamusit natin, may talim na. Mata na lang tsaka pintura yung kulang. Makikita nyo na yung timplada. Ayan mga kurago, binutasan ko na muna yung ano niya, lagayan ng mata. Tsaka nilagyan ko ng nylon para pagpintura. Hindi siya maanohan, malagyan. At tsaka nga pala mga kurago, ito muna yung ilalagay natin na kulay, kulay blue. Yan. Depende na rin sa inyo kung ano yung gusto nyong ikulay sa umaga. Pwede rin green, pwede rin dark blue, pwedeng navy blue. Pwede rin light green, pwede light blue. Papakita ko naman kung ano yung kinukulay ko kalimitan sa ano, sa ilalim ng aking ginagawang pamusit. Ito'y ano, ito yung puti. Nilalagyan ko ng kulay blue na kaunti para maging ano siya, para maging medyo light. Ayan yung ginagawa ko sa kanya. Ayan yung lagi kong kinukulay sa kanya. Pwede kayong magkulay ng kulay pink. Maganda rin yun. Kulay pink yung ilalim. Yung tinatawag nila na rosas. Depende na rin sa inyo kung ano yung kulay nyo na gusto. Pero itong pinapakita ko is, ito lang yung ano ko. Ito lang yung nagagandahan ko tsaka kahiligan. Tsaka lagi naman siya ano talaga nakakahuli. Ngayon gagawin na naman natin yung mata niya. Lalagyan na natin siya ng mata. Kalamitan naman yung ginagawa ko na mata sa pang-araw. Itong kulay orange. Yan yung porcelas ng bata na kalimitan na pinapasuot. Lalong-lalo na sa mga maliit pa.
Yan, yan na yun mga ka-Oragon. Ang pangit lang ng itsura niyan mga ka-Oragon. Yan, ganyan talaga ako gumawa ng pamusit, pangit. Pero, sana may matutunan kayo dun sa ginawa ko. Nagtatawa lang ako sa gawa ko eh. Ngayon mga ka-Oragon, ipapakita ko naman sa inyo yung paano magtimpla. Yan, wala lang tayo sa dagat eh. Dito lang natin sa bali susubukan. Pero hayaan nyo mamaya. Gagamitin ko yung mamayang hapon. Ito na yung gagamitin ko. Susubukan ko kung makakahuli na. Ayan, tingnan yung mabuti. Kailangan yung pagbabalansi niya is pantay yung talim dun sa ulo. Ayan, kailangan na di baling medyo mag-angat-angat. Huwag lang siya bumagsak. Tsaka iwasan nyo yung umiikot. Kailangan medyo lapad-laparan nyo yung tingga nyo para iwas yun sa ikot ng pamusid nyo. Kasi pag panay-ikot yung pamusid nyo, yung tali nyo naman na 12 pa is ano yun, sasagwa. Ngayon naman ay gagawin natin itong nailo natin na number 40. Ito yung ilalagay natin sa ano, sa pamitik. Yan, lalagay muna sa styro para madipa natin na maayos. At saka pala mga ka-Oragon, pwede rin kayo maglagay ng number 50. Maganda rin yung number 50 na nylon. Kasi noon yun yung nilalagay ko. Ngayon nag number 40 na lang ako. Ito naman pala yung mahiwaga akong pamitik. Yan, ang dulo niyan is pamo. Tsaka yung pamitik ko pala is gawa yan sa bahay. Hindi ko alam kung wala kong idea kung anong tawag sa inyo. Yung, dito kasi sa amin yung tinatawag namin na bahay. Tsaka yan yung number 40 na nylon. Yan, ayun yung ano natin. Magdidipa na tayo ngayon. Tingnan nyo mabuti mga ka-Oragon kung paano ko i-set up sa pamitik yung nylon. Tsaka yung pamitik ay yung nylon naman kung paano ko i-set up yung pamusit. Ito pala mga pamusit ko mga ka-Oragon, bawat isa nito may kanya-kanyang tutorial to.
Ngayon papakita ko sa inyo yung mga timplada niyan sa mga sunod ko na video. Ayan mga koragon, alas 5 na dito, subukan naman natin yung bako natin na gawa na pamusit. Ayan yung dagat, yung ano, ayan na yung isa naming kasama. Ayan yung lagi kong nakakasabay dyan mamusit. Ayan, maghahandaan na rin kami para pakalis na. Yung gagamitin natin ngayon, tatry natin kung ganda yung wala natin niya sa tubo. Masasabi kong may tamang balanse lang sa mga koragon. Maganda. Pero hindi ko sure kung makakahuli kasi bago nga. Sige, subukan lang natin. Salah menggaruk kau video. Video mana kau musik? Lit. Boy.
ano? Yan yung bagong gawa natin. Yan oh, kauli. Bagong gawa. Yung bagong pamusit. Yan ay malaking huli. Oh. Kuya. Kuya. Tuloy na kita, ayaw na kita sa talis, talisaya. Ito yung gamit natin. Pwede na tayo ng oras na. Ano sa rupa yan? Gusto mo yung sabat ka. Yun. Kaapat lang tayo. Kaapat. Sumalit.
ko na blossing ang sa kamot. Pibinta daw ng partner ko. Gih. Kung bukas na lang daw kasi lasing na yung ano namin, dinideliveran. Diyan na boy, saga na lang daw.